Hindi ko alam kung ano siya nabi ni Debbie kay Carrie. Pasensya ka na uli, ha. Hindi ko alam na gagawin ni Debbie yun, eh. Ako na magpapaliwanag sa mga bata. Norman, siguro dinuhin mo lang na maayos mo to, ayusin mo to. Kung hindi, hindi ko na mapapangako sa'yo. Baka mapilitan na ako magsabi ng totoo. Pag-usapan natin to, Adele. Ano nga, Adele? Erica. Carrie. Siguro, alam niyo na po yung dahilan kung bakit kami nandito. Inamin na po ni Dada kay Mama yung relasyon ninyo dati. Ngayon, gusto po namin marinig yung paliwanag ninyo tungkol doon. Gusto ko marinig sa inyong katotohanan. Bakit niyo ito tinago sa amin? Marelasyon ba kayo ni Dada? Sobrang nasasaktan na si Mama sa mga nangyayari. We wanna know the truth. Kabit ka ba ni Dada? Ay, Erica. Totoo, nagkaroon kami ng relasyon ng tatay niyo. Ni Norman. Pero matagal na panahon na yun, noon pa yun. Bago pa sila ikasal ni Debbie. At nung naging sila na ng mama niyo, wala na, hindi ko na sila ginulo. Ang totoo niya, naging masaya pa ako para sa kanila. Hanggang sa lumapit ulit sila sa akin at humingi ng tulong. Dahil, alam niyo na to, kinailangan nila magkaanak para mabuo ang pamilya nila. Nagkataon naman, yan yung mga panahon na gipit na gipit kami para nga mailigtas sa buhay ng tatay ko. Pero maniwala kayo sa akin na nagbuntis ako sa inyo. Wala na kami ugnayan noon at hindi ko naman na sinabi ito sa inyo noon. Dahil sa palagay ko, hindi na naman kailangan. Hindi ko naman naisip na importante pang banggitin to. Kasi wala na naman to kinalaman sa mga buhay nyo. Maniwala kayo sa akin. Wala akong masamang intensyon. Well, I hope this time nagsasabi ka ng totoo. Dahil kung hindi, ako mismo makakalaban ninyo. Carrie. Alam ko. Alam ko marami ko nagawang pagkakamali sa buhay ko, pero hindi ko naman sinasadya at saka hindi ko na to nasabi sa inyo, pero maniwala ka sa akin. Wala kaming kaugnayan ni Norman. Wala na yon, matagal na yon. At kahit kailan, hindi ko naman binalak na agawin siya sa mama niyo. Kay Debbie, maniwala ka sa akin, Erica. Hindi ko po kayo hinumusgahan. Pero sana maintindihan nyo din na apektado kami kasi nasasaktan yung mama namin. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Para sa ikatahimik na rin ang loob ni mama, kayo na lang yung umiwas na huwag na magpakita pa kay Dada. Kung bahalang kumausap kay Carrie. At sana intindihin nyo din siya. Kaya niya nasabi yung mga bagay na yun kasi nasaktan lang siya. Pero kilala ko yun si Carrie. Hindi niya intensyon nasaktan kayo. Naiintindihan ko naman. Salamat, Erica. Salamat sa pagmula. Thank you for watching The Blood Sisters. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.